tinaguriang fastest woman ng Asia noong dekada 80, si LYDIA DE VEGA, na ngayon sinusubok ng matinding karamdaman. November 1982, tutok ang mata ng buong Asia sa 9th Asian Athletic Games sa New Delhi sa India sa women's 100-meter dash. Ang pambato ng Pilipinas, ang 18-anyos lang noon na dalaga, si LYDIA DE VEGA. LYDIA DE VEGA in lane 6. Pero may mahigpit siyang kalaban, ang tinaguriang Queen of Indian Track and Field, si PT Usha. We're India's PT Usha in lane 3. Sa pagsisimula ng karera, si LYDIA pumapang lima habang mas nangunguna si Usha. Pero sa kalagitnaan, si LYDIA umarangkada. Hanggang naungusan na niya ang lahat ng kanyang mga katunggali. Ginto para sa Pilipinas. Simula noon, nagsunod-sunod na ang mga gintong medalya ni LYDIA at binansagan na siyang Asia's fastest woman. Ang karir niya sa larangan track and field ay hindi mamamatch na kung sino pa mo. Dahil kay LYDIA, umangat yung antas nung pagtingin sa atin ng mga neighboring countries natin. Makalipas ang tatlong dekada, si LYDIA DE VEGA tila nakikipagkarera ngayon sa sarili niyang buhay. Nakaratay sa ospital sa Makati dahil meron siyang stage 4 breast cancer. Last 2018, when she got back to Singapore, nagtuloy-tuloy yung masama niyang pakiramdam. Nagawa na yung mga tests. After a few days, doon na niya in-explain yung findings and she said na, "Your mom has breast cancer." Lahat kami, shock. Tumingin ako kay mom. Tapos una niyang tinanong sa akin is, okay ka lang? Siyempre, di ako okay. Ikaw, okay ka lang ba? Ano nangyari? May na-feel siya ng lump sa breast niya, pero she ignored it. Ang sabi niya is, nandiyan eh. Wala na tayo magagawa. Hanggang nito lang Abril, nagdesisyon si Stephanie na iuwi na lang ang kanyang ina sa Pilipinas. Matapos ang pagtira sa Singapore sa nakalipas na 17 taon kung saan ito nagturo ng track and field. While we were in the hospital, yung left side of her body, hindi niya masyadong nagagalaw. May effusion sa brain. May fluid buildup na medyo malaki. After the surgery, the operation went well. Nagising na siya. Nagta-thumbs up, wave goodbye. But nung Tuesday, natulog siya the whole day. May bleeding na sa brain niya. Super hirap. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Seeing your mom in that condition, parang may isip mo, bakit ito nangyayari sa kanya? Tubong may kawayan Bulacan si LYDIA DE VEGA. Elementary pa lang, sinimulan na siyang sanayin sa pagtakbo ng kanyang amang si Tatang Francisco. Nag-umpisa po akong tumakbo at the age of 12. Tingin kasi sa kanya ng marami na talagang napaka-stricto. Pero hindi po ganun si Tatang. Stricto lang siya dun sa mga bagay na dapat niyang ipaghigpit sa akin. Hanggang na-recruit si LYDIA sa national team ng track and field. Si LYDIA, very jolly. Pag nakausap mo nga siya, kung tumawa, kala mo walang katapusan eh. Sa lahat ng kanyang mga napanalunan, ang pinakamahirap pantayan ang kanyang back-to-back gold medals sa Asian Athletic Games noong 1982 at 1986. Mahirap i-achieve yun eh, kasi pwedeng ngayon nanalo ka. Next year, hindi ikaw nanalo. Siya consistent eh, for the past 10 years yan. More than 15 years of running. Pero taong 1994, nagretiro si LYDIA sa pagtakbo at tumutok sa kanyang pamilya. Basta ang pinaka-importante sa lahat, mas maraming panahon mo para sa pamilya. Disciplinarian siya. Takot kami sa kanya. Isang salita lang niya, matatakot ka. My name is Stephanie. Pero the moment na tinawag na ako ng mom ko na, "Day, hi na ako, Day. May kasalanan na akong ginawa." Taong 2001, may nangyaring trahedya. Habang naglalaro ang 4 na taong gulang niya noong bunso na si John Michael, bigla itong nasagasaan ng isang pampasaherong jeep na siya nitong ikinamatay. She saw everything. She went to my brother pero hindi niya kayang hawakan.
I know it was very difficult for her. Talagang iyak siya ng iyak noon. Little by little, nakaka-cope up na rin po ako. Alam ko na kung paano i-handle yung fear na yon. Wala naman tayong magagawa, kundi tanggapin. Noong 2005, tumakbo si Lydia sa pagkakonsehal ng May Kawayan sa Bulacan at siya'y nanalo. Naging consultant din ang national team ng track and field hanggang lumipad na nga pa Singapore para doon mag-coach. Taong 2019, nung idaos sa bansa ang Southeast Asian Games at si Lydia kasama ang iba pang mga Pilipinong atleta, nagsilbi pang flag bearer ng Pilipinas. Ang hindi alam ng marami, tahimik na siya noong nakikipaglaban sa breast cancer. Her vitals are stable, but she's still in a very critical condition. Sabi niya, fight, fight, fight. Yan ang kanyang favorite word. Parang Bilmanura kami. Si Miss Lydia de Vega, nakakabit ang pangalan palagi ni Elma Moros. Kaya minsan napapagkamalan ako, ay si Miss Lydia, si Elma po. Okay lang, idol ko yon. Yung tumawag pala si Coach Nonoy Onso, sa husband ko, sabi niya, Ma, may bad news. Si Jai, may stage 4, critical. Lord, humagulhol ako kaagad. Magkasama kami noong 2019, sa SEA Games umuwi siya. Wala siyang dinaing na may sakit o may naramdaman. Lahat kami parang shock. Kaya ngayon hindi ko matanggap. Jai, gumaling ka na. Takbo tayo, sama tayo. Kahit walking, kahit matanda na tayo, go on tayo. Nandito ka na. Sabi mo, babalik ka na. Babalik ka na. As instructed by the President, we are already processing an amount for Lydia de Vega to augment and defray the expenses kasi malaki na yung expenses sa hospital. We really need to give full assistance to the family. Mother, ang dami na natin pinagdaanan. Tayo-tayo yung magkakasama. Sa mga hindi mo pa napupuntang lugar na gusto mong puntahan, pupuntahan natin lahat yun. Mapagkukwentuhan natin itong mga nangyari. And we will be proud of ourselves na magkakasama tayo nalampasan ito. Ilang beses niyang itinaas ang watawat ng Pilipinas. At sa bagong karerang ito sa kanyang buhay, isama po natin sa ating mga dasal, si Lydia de Vega. Huwag po tayong makakalimot na tumawag sa Diyos. Siya lang ang ating makakasama, makakadamay at ang talagang masasandalan natin. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.